Pabala ang andaluyong LGU sa mga magtatapal ng palyadong steel plate sa kanilang mga kalsada. Yan ay matapos maflatan ang ilang motorista dahil sa mga nakausling bakal. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Makapal at wala ng mga nakausling bahagi. Ito na ngayon ang itsura ng mga steel plate na tumatakip sa hukay ng contractor ng Manila Water sa southbound lane ng EDSA sa Boni, Mandaluyong. Pinalitan na yan ng bago kasunod ng mga reklamo ng mga motoristang naflatan. Apat na sasakyan ang nabutasan ng gulong dahil sa nakaangat na parte ng steel plate. Pero ngayon, kahit mas matino na ang mga ipinalit, kabado pa rin ang ilang mga motorista sa pagdaan dito. Dahan-dahan kasi delikado eh. Baka biglang tumalon yung motor. Tsaka madulas yan, alam ko eh, pagbasa eh. Kailangan mo talagang mag-minor. Adi, kung yung sasakyan mo, magdadragging. Sinilip din ng aming team ang iba pang steel plate sa Mandaluyong City. Ang isang ito sa may barangay Ilaya. Sa unang tingin, mukhang okay kasi nakapirme. Pero kung titingnan mabuti ang gilid, meron pa rin mga bakal na nakausli. Mapanganib yan, lalo't pwedeng makadali ng gulong. Di katulad ng isang ito, walang nakaawang at hindi masyadong maingay dahil makapal at nakalapat sa semento. Ayon sa Mandaluyong City Local Government, required ang pagkakabit ng dekalidad na steel plates kapag matagal ang paghuhukay. Babala rin nila, hindi dapat nagpapabaya ang mga contractor, lalo't takaw disgrasya kung hindi maayos ang pagkakalatag ng mga ito. Not just putting the steel plate there, tapos iiwan na lang nila, no? So they should have their own maintenance din yan, no? Safety, no? Maintenance. Bisitahin naman din nila yon kasi yung steel plate, kano kabigat yan, pag dinadaanan ng mga sasakyan yan, it moves talaga yan. Babala ng local government, kapag manipis ang steel plate, lulubog ito at delikado sa mga motorista dahil pwede silang sumemplang o mahulog. Kung hindi man kakapalan ang gagamitin, pwedeng magdagdag ng metal bars para mas tumibay. Yun nga lang, medyo matagtag yan kapag dinaanan. Kadadaan ng mga sasakyan dyan at hindi masyadong welded yung part ng rebar, titikwas yan dahil pwedeng sabugan tayo ng gulong dyan. Sa mga mahuhuli namang hindi susunod sa pamantayan ng maayos sa paglalagay ng steel plates, maaaring bigyan ng notice of violation. Papatawan din sila ng multa, depende sa perwisyo. Sa mga maagrabyado, maaaring magsumbong sa opisina ng lokal na pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging ulat sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.